For our devotion po, I would like to read Isaiah chapter 60, verse 1 to 3. And for the sake of time, I will be reading also the remaining last three verses ng Isaiah chapter 60 po. Basahin po natin, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Ito pong mga kapitulo, itong kapitulo pong ito at mga talatang ito, alam po natin lahat na ito po ay propesiya ni Isaiah for the future and hope of Israel. At ako po'y naniniwala, at tayo po natin naniniwala, na ito po ay prophecy din at po promises ng Panginoon that the church has hope and a future. At unang makikita po natin dito na ang Panginoon ang ating liwanag. Siya ang ating liwanag at siya ang ating Diyos. Na kung ano man daw po ang nangyari o mag-increase man ang world of darkness or crisis or unfavorable conditions or situations in the face of the earth, may pangako po ang Panginoon na ang kanyang kaluwalhatian will be unfold. There will be unfolding of the glory of God in behalf of His people who become recipient of His light. At sinasabi rin po rito na hindi lang po tayo recipient of God's light. We are reflector of God's light. At naniniwala po ako na meron pong divine positioning ang Panginoon sa ating lahat bilang kanyang mga anak. Kahit po may crisis o kahit anong mangyari sa mundo pong ito. I believe that as we respond to the command of the Lord, doon po sa verse 1 na nagsasabi na, arise and shine, for your light has come. I believe that no matter what happened in the face of the earth, God will always position us purposely. Okay po, para po tayong lahat ay maging pagpapala ng sa maraming mga tao. We will become a channel of God's blessings in terms of evangelism, in terms of prayer, in terms of intercession, and also in terms of good deeds and act of kindness. Purihin po ang Panginoon. So let us all be encouraged kasi po sa unfolding ng God's glory na to, marami po tayong magagandang mararanasan. At ang pinaniniwala, ito ay sinisimula na ng Panginoon. There will be massive harvest of soul. There will be restoration of healing, miracles, and favor of the Lord sa bawat isa po sa atin. At yamang ito po ay para sa ating kung family devotion, let me read the remaining three verses of this chapter 60 of Isaiah sa Living Translation po of ng Bible. Sa verse 19 po, no longer will you need the sun or moon to give you light, for the Lord your God will be your everlasting light, and He will be your glory. The sun will never set, and the moon will not go down, for the Lord will be your everlasting light. Your days of mourning will come to an end. All your people will be righteous. They will possess their land forever, for I will plant them there with my own hands in order to bring myself glory. The smallest family, doon po sa verse 22, the smallest family will multiply into a large clan, and the tiniest group will become a mighty nation. I, the Lord, will bring it to pass at the right time. I believe in this unfolding of God's glory, particularly in this end time season, God is going to cause our family, our churches, and our lives to blossom and to become fruitful. And in doing so,
people around us will be affected because His glory and His goodness and His blessings and even His favor will shine upon us all, particularly in this end time season. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin at pagpalain po ng Diyos ang ating mga kanya-kanyang mga pamilya. Salamat po sa inyong lahat.